Madanggulay po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, RG the BG Master. Ngayong araw na to, andito po tayo sa Barangay Kapatagan, apart po ng Digo City, Davao del Sur. Andito po tayo sa area ni Mr. o Barangay Kagawad, Bubong Morales. Andito po tayo sa kanyang Atsal area. So andito po, no, medyo malawak po talaga yung taniman nila, no, na Atsal. So ngayong araw na to, pag-usapan po natin ang tinatawag nating fruit fly at paano po siya natin i-control. Unang-una, dapat malaman po natin ano yung cycle o life cycle ng isang insekto tulad ng fruit fly. Mayroon siyang adult. So ang adult po is naglilay po siya ng egg. So ang pangalawa, yung pagiging itlog. Pangatlo, yun pong pagiging uod o larva, larval stage. O ang ikaapat ay yung tinatawag nating pupa, no? So yun po yung nagiging cocoon na po siya, no? So dapat malaman po natin kung ilang days po siya, no? Mas dapat i-control o saang stage po siya mas grabe ang kanyang pinsala. Marami po tayong iba't ibang kasangkapan na pwede natin silang i-control. Unang-una, pwede po tayong gumamit ng methyl eugenol. Actually, meron po tayong sample po dito ano na nilagay ni Kagawad, no, Bubong Morales. So, pwede natin tingnan mamaya. Tapos, ang pangalawa, yun pong itawag natin na yung ini-spray. No? So, yun po yung isa na ginagamit natin. Actually, basic lang po yun. Actually, makikita po natin yun sa mga agribit supply, no? Ini-spray po siya sa isang kulay dilaw o isang empty bottles ng mineral, tapos spray mo siya doon. Kaso medyo marami po ang ating kailangan noon, siguro sa 10 o nasa 20, or hindi po siya abot ng 50 sa isang spray lang. So medyo marami po ang ating kailangan. Then sa methyl eugenol, sabi ni Kagawad o yung tauhan niya, magastos din daw po kasi marami din kasi silang nilalagay na trap. Ang pangatlo po na pwede po natin gawin, ito po yung tinatawag natin na eye trap or insect trap. Ito po yung kumpanya na mag-supply sa atin na po ano, ng sample upang magamit natin. Actually, meron na po tayong inilagay na mga trap. So, mamaya, pag-uusapan natin kung ano po yun, no? Tapos, ang ikaapat, last po natin na pang-depensa o pang-control, yun pong pang-spray. So, marami po tayong iba't ibang klaseng insecticide na pwedeng i-spray, no? Sa ating mga tinatawag na fruit fly. So, guys, tingnan po natin, no, yung in-apply o ginamit nila na insect trap, yung tinatawag na methyl eugenol. So ito po, no, ang isa na ginamit nila dito sa Atsal, no. Ito po yung ginamit lang methyl eugenol. Actually, meron po siyang nilagay dito na parang cotton. So, 'yan po yung kulay puti, tapos ininjikan po nila ng methyl eugenol, yun po. So yun po yung mabango po yung aroma niya, kaya po na-attract po yung mga insekto. Okay? So itong mga fruit fly. So sabi ng tauhan niya, every week daw po nag-add-on sila ng nag-i-inject po sila ng methyl eugenol. So sa karamihan po dito sa paligid, naglalagay po sila, no? Sa unang harvest daw nila, meron silang harvest na sa andun po sa 30 crates. Tapos pangatlo, actually third harvest pa lang po nila. So na andun po sa 40 crates daw po yung na-harvest nila. So ito po, no, actually maganda na po ang kanilang Atsal. Ito po ay variety na Sultan. Okay? So mamaya, no, actually mayroon na pong mga banner na nilagay po nila dito. Actually, alagang Syngenta daw ito, eh. So, meron po tayong alika. Alika is isa po sa pang-control po, ano, pang
para mapuksa po itong tinatawag natin na insekto na fruitfly. Okay? So, ipapakita po natin ano yung paano paggawa ng ating or paano pag-apply yung tinatawag natin na eye trap or matsol. Okay? So, guys, punta tayo po dito doon. Okay, so ito po yung gagawin po nating trap. Ang tanong, paano po natin siya i-apply, no? Or paano po natin siya gagamitin? So, magbubud lang po tayo ng maliit, no? Kunti lang po. Sa sorry, kung meron po tayong mga sisidlan, tapos gamitan po natin siya ng brush, konti lang po ano yung ipapahid natin. So, konting pahid lang. Mayroon lang pong magtatrap sa ating mga insekto. So, ito na po ang kanyang magiging resulta na nilagyan po siya ng eye trap. Actually, itong eye trap po natin, ang efficacy po nito is nasa 2 buwan, no? Patagal po ang kanyang efficacy kasi upang makontrol po natin yung mga fruit fly, kasi karamihan po dito ngayon sa Kapatagan, yun po talagang fruit fly. Kasi meron na po natin, diba, padali lang daw, a week lang, apply naman ulit, or maglalagay naman. So sa atin, good for 2 months ang kanyang efficacy. So depende na rin po kung sa isang buwan o 3 weeks, mapupuno na po siya. So pag napuno na po siya, eh kailangan na po nating palitan na naman. So basta ang kanyang epekto or efficacy abot po ng 2 buwan. Okay? Bago pa lang po ano, meron na po tayong makita. Meron na po tayong 3 fruit fly na natrap ano. Actually, hindi lang po fruit fly ang kaya niya, no. Pwede din po siya sa aphids at saka sa white flies, no. At sa yung tinatawag natin na mites. So, marami po arang ating mga insekto na pwede pong attract dito. Bakit po kulay yellow, no? Kasi mayroon pong nagtanong yung kasama po natin, bakit daw kulay yellow yung pintura o ating trap? Sabi ko sa kanya, kadalasan po ng mga insekto na-attract po sila sa kulay yellow. Kasi ang akala nila, ito ay isang bulaklak or isa itong maliit pa na bunga. So, pag maliit pa na bunga, doon po sila naglilay ng eggs. Tapos yung mga larval stage po niya, doon po atake, no, sa loob ng atsal. Yun pong makikita po natin yung nabubulok, no, kasi pagbukas po natin meron na po siyang mga uod. Yun po yung mga larval stage ng ating tinatawag na fruit fly. So isa po ano, siguro mga mula po sa pag inject nila, marami na po silang na trap. So sa atin ngayon, mayroon na pong 3, no? Bago pa lang natin inilagay. So, try natin, no? Mula sa, sabi daw nila, marami daw dito sa bandang gilid ng sagingan kasi mayroon po nag-spray ng sagingan. Okay? Actually, di lang po sa sagingan, no? Yung tarawang natin na eye trap natin, no? Or insect trap. Pwede din po siya sa saging, pwede din po siya sa pakwan, pwede din siya sa papaya, sa bayabas, at sa ibang mga nabibear ng fruits tulad ng apalaya. So, pwede po siya, pwede din sa kamatis. So, ngayon guys, no, ipapakita po natin po ano, yung part po ng atsal na inatake po siya ng fruit fly. Actually, meron po siyang mga damages po ng fruit fly. Actually, sayang nga po eh. Every or bawat bunga po ay mahalaga. So, sayang lang kasi meron na pong mga infestation ng mga fruit fly. So, ito po niyo, yung isa po na infested po. So, meron po siyang mga itim-itim ano. Yun po, islanta na po yun. Kung ubuksan po natin,
yun, wala na, sira na po talaga. Ito po ay caused by fruit fly. Okay, so pinasokan na po ito ng uod or larva, kasi pagtapos po nila dito eh, babalik po sila sa lupa, doon po sila magiging pupal stage at doon sila magiging cocoon, no? So after po mga ilang days, babalik na po siya pagka adult. So sayang po tulad po nito eh, mapagkakitaan po natin, mapapipirahan. So ang advice lang po namin ano sa pag-aatsyal o yung mayroon po tayong problema sa mga fruit fly, unang-una po kailangan po malinis yung area natin. Pangalawa, yung maagang pag-apply, yung tinatawag po natin na prevention is better than cure. Ang mahirap po kasi pag mayroon na po tayong mga tulad nito, mga infested na po, sayang, sayang na sayang po talaga, eh, pwede pa namang pagkirektaan. Pero meron po tayong mga remedy na pwede po nating i-apply, yung mga metriogenol, supernet, pwede yung mga insecticide, yung eye trap na gagamitin natin, o insect trap. Tapos yung mga part po na mga sira or tulad nito, mga may tama na po, kailangan po natin silang i-collect kung pwede lang po. Tapos maghukay po tayo ng 1 metro yung lalim mula sa lupa, tapos doon po natin sila itatambak, tapos sprayhan po natin o lagyan po natin ng mga insecticide upang doon na po sila mamatay. Kasi ang problema po kasi pag dito lang po siya ilagay sa area, babalik at babalik lang po kasi siya, kasi yun pong larva stage or nagiging pupal na siya, eh doon po siya sa ilalim ng lupa titira. So after po ng ilang araw, babalik po siya kasi malapit lang. Unlike kung doon po siya itapon o i-collect na po siya, pag ganito na, i-collect po siya tapos ilagay po siya sa parang basurahan o 1 meter o 2 meters ang lalim. So doon na po natin siya pwede siyang sunugin o isprihan o ano pong i-apply po natin na insecticide upang makontrol ang pagdami o paglaganap nito. Kasi nanguna dito daw po sa Kapatagan, ito na po ang isa sa pinaka problemado nila sa pagtatanim ng atsal, kamatis, no? So sa fruit fly. So guys, we are hoping na meron po kayong napulot na kaalaman, no? Ngayong araw na to, regarding po siya sa pagkontrol o iba't ibang klase na pag control o pag iwas sa infestation ng fruit fly. So sana ay ma-adapt nyo po, no, yung mga sinabi po natin na ano po yung pwedeng gawin natin. So yung mga basic lang po na mga gagawin natin, no, yung paglinis, pagkorekta sa mga infested, kasi hindi po pwede na dito lang po siya ilagay, no, sa area. Kung pwede i-collect tapos meron siyang sariling lalagyan. Okay, so we're hoping guys, no, na meron po kayong natutunan, no, sa araw na to. Next naman po baka pausapan natin yung iba't ibang insekto naman na atake sa ating tinatawag na talong, no, yung fruit and shoot borer. Ano pong yung pwedeng gamitin? So hanggang dito lang po kami guys, ano, ito po ang yung Mr. TLC. Ito po si Mr. RG Munoz, ang inyong RG Kapitin. Buhay tayong lahat mga video.